Hello guys, here na naman tayo. Magsishare naman ako. Last time, ang gishare ko sa inyo is how to upload folder to my to Google Drive. So, ngayon, na gawa na natin yung pag-upload ng folder sa Google Drive. By this time, isi-share ko na sa inyo kung paano mag-share ng link ng ating folder na naka-upload na dito sa ating Google Drive. Okay, so first, puntahan natin ang mga folders. So, ito yung folders. Ito yung quick access, yung ano-ano yung mga in-access natin lately na mga documents. Okay, then ito ang Google Drive. Okay. Google folders. Ang folders natin sa ating Google Drive. Okay. So, ayan ang folders. So, ayan makikita natin ito na yung mga folders natin na nakalagay dito sa ating Google Drive. Okay? Ayan. So, paano ba mag-share ng link? Kasi minsan, kahit magaling ka na sa pag-share ng mga data, ng information, ng documents, minsan nakakaligtaan natin. Kaya, para sa may mga alam na this is just a reminder para sa inyo. Para sa mga walang alam, hindi pa alam kung paano mag-share ng link ng folder. This is a new learning, new knowledge po para sa inyo. Lalong-lalo na po sa mga kasamahan kong mga guro. Kasi, uulit-ulitin ko, malaking tulong po sa atin itong Google Drive. Napakalaking tulong po. Lalong-lalo na sa pag-store ng ating mga files na para hindi tayo ma-stress na mawala. Okay? So, paano ba mag-share ng link? I-share ko na yung link. Kasi ito yung kasalukuyang ginagawa namin ng aking mga kasamahan. At ang iba po ay hindi pa alam kung paano mag-share ng link ng folder. Okay? Sa mga may alam, okay, so this is just a review for you. Huwag nyo lang akong i-buzz. Oo. Pero sa may mga sa hindi pa talaga, wala pa talagang alam ang gagawing ito, I'm sure masisihan kayo, matutuwa kayo at masabi niyo sa sarili niyo, ay, ganun lang man pala, napakadali. Pero kapag hindi pa natin alam, ay nako, napakahirap talaga. Okay? So, ito na guys, i-share ko na sa inyo kung paano mag-share ng link. Okay, so yes, uulitin ko, ito yung folder. So punta tayo dito sa folder. Kahit naman kahit na files lang, documents lang, ganun pa rin, no? Pupuntahan pa rin natin ang ating documents or kung ano yung dapat natin i-share. Okay? So this time guys, subukan pong isi-share. I-share natin ito, okay? Ito yung gagawin nating sample. Isi-share ko sa aking mga kasamahan ang module ng UCSB Region 12. Okay? So, yan ang module ng UCSB Region 12. So, isi-share ko ito sa aking mga kasamahan. Okay, first, puntahan mo ang file. Itutok mo yung folder. Itutok mo yung cursor doon sa folder na gusto mong i-share ang link. So, right
i-click sa mouse, ha? Right click. Okay, so pag i-right click natin, may lalabas na open with, share, get link, show folder, and so on and so forth. Okay? Kung share link kasi, ito yung isi-share natin, yung link na yun, doon sa mga email address ng ating mga kasamahan. Para ito, pwede ito pa isa-isa. So, example, isang tao lang yung sindan mo. Or, pwede rin naman marami sa email. Ayan, pwede rin ito. No? Ilagay mo na kung alam mo yung mga email address ng iyong kasamahan. Pero pag hindi at meron kayong group chat, dito ka sa get link. Okay? Uulitin ko. Ang share is ito yung yan. Punta natin, ha. Ayan. Okay? So, dyan mo ilalagay yung email address ng tao na pag-sharean mo. Okay? Ayan. Okay? So, para sa akin, ang isi-share ko sa inyo yung get link diretso. No? Get link diretso. Para diretso na tayo, paano natin i-share doon sa ating mga group chat. Okay? So, yan. Balik tayo. Right click sa mouse natin. Right click. Tapos, get link. Okay. Ayan na, get link. Dito sa get link, kasi sa get link, oo, makikita natin kung restricted ba or hindi. Kasi pag restricted, mag-a-ask pa permission sila sa iyo. Okay? So, since open naman natin i-share ito, so punta tayo dito sa restricted na part. Then, i-click yung arrow down. Ayan. So, pag i-click mo yan, mamimili ka sino lang yung makaka-access ng document mo. Yung tao na sharean mo na mayroon kayong the same mo na nakatrabaho sa Department of Education, or yung email address niya ay Department of Education. Okay? Ang the other one is anyone with the link. Ibig sabihin, kahit kanino na naka access ng link mo. Okay? So, for me, para hindi masyado, kasi minsan, kapag ito yung gagamitin natin, ako ha, pag ito yung email na Department of Education na email address ko, minsan kasi may, tapos doon mo share sa GC, minsan kasi kapag i-open na yung link na yun, tapos hindi email address na galing sa Department of Education na email address, hindi niya pa rin ma-open. Okay? Hindi niya pa rin mag-ask pa rin ng permission sa'yo. While this, anyone with the link, pwede siya kahit anong email address ang naka-open. Okay? So, ito, para sa akin, ito yung sinasuggest ko. Kapag hindi naman masyadong confidential yung documents na isi-share mo. Pero kung documents mo ay confidential at para lang talaga sa inyo, and i-warn mo na kaagad kung sino yung sharean mo, na i-open niya ahead of time yung kanyang DepEd email. Okay? Example kung DepEd. Or magkapareho, kahit hindi DepEd, or magkapareho kayo ng email ad o source ng email ad. Okay? So, for now, ang isi-share ko sa inyo is anyone with the link. Okay. Ayan. Anyone with the link. Pag anyone with the link na yan, ayun na nga sabi ko kanina, pwede na siyang i-open ng mga kaibigan mo o ng pinag-sharean mo ng link. Okay, so, next na gagawin ay
i-copy link natin. Ayan. Okay, so ayan, nakopy na yung link. Ayun, tapos. Done. So, saan mo i-share? Saan mo i-share? So, ako, i-try ko, i-share ko ito sa aking mga kasamahan sa UCSD. Ayan. So, isi-share ko ito sa aking mga kasamahan sa UCSP. I-paste ko lang. Ayan. Andyan na. Lagyan ko na lang ng sharing. UCSP module. So, ganyan ang lalabas, guys. Kita kayo nito masyado clear. Ayan na. UCSP Regional Module Google Drive. Pag i-click yan ng mga kaibigan mo, ng mga kasamahan mo sa GC, GC namin yan, yung CSP team. Ayan. Oo. Pag i-click nila yan, ma-open nila, ma-direct sila doon sa kanilang Google Drive. And ma-open na nila yung documents. Try natin ha-open. Ayan, nag-open na. Ayan. Ayan, o. Oh. Ayan, nagpunta siya sa aking folder. Ayan, guys. So, I hope you learned something from me. How to share a link of your Google folder, of your Google Drive. And thank you very much. And thanks for watching my videos. Bye!